Mga ka-showbiz, dating kapuso actress, nagbalik sa ABS-CBN. Nanibago sa trabaho bilang kapamilya. Sulit ang pagtanggap ni Andrea Del Rosario sa mapangas niyang role sa pelikulang May, December, January ni Direk Mac Alejandre. Co-star niya rito si Nakich Minamoto at Gold Aceron at Mula sa Pamamahala. Nominated kasi ang mahusay na veteran actress sa GEMS bilang best actress para sa pelikulang ito. Ang May, December, January ay kwento ng isang ina na nagkaroon ng relasyon sa isang bagets na close sa anak niyang gay. Aminado ang magaling na aktres na pinaka-challenging na role niya ito. Ano ang reaksyon niya na nanominate siya rito as best actress? Explica ni Miss Andrea. Happy and relieved because I had a lot of qualms doing the movie as it has love scenes. Pero magaling nilang na-edit which made our performances shine, I guess. Pinuri rin ng aktres ang co-nominees niya rito. Wow, lahat magaling and woman I admire and look up to. So it's an honor to be nominated together with them. Masayang pakli pa niya. Bawang nominado si Miss Andrea sa GEMS sina Janine Gutierrez. Ngayon kaya Julia Barreto, Expensive Candy, Liza Lorena, Family Matters, Nadine Lustre, Deleter, Therese Malvar, Broken Blooms, at Tony Gonzaga, The Teacher. Bukod sa nominasyon sa GEMS as Best Actress si Miss Andrea, ay mapapanood din sa star-studded seryeng Dirty Linen. Umarangkada na nga sa primetime bida ng Kapamilya Network ang bagong suspense drama series na Dirty Linen. Tampok sina Janine Gutierrez, Sanjo Marudo, Francine Diaz, Seth Fedelin, Angel Aquino, Janice De Belen, Epi Quizon, Jan Arcilla, Tessie Tomas. Ito rin ang muling pagbabalik teleserye ng Kapamilya Child Star na si Cyril Manabat na nakilala sa seryeng 100 Days to Heaven kasama sina Jody Santamaria at Connie Reyes. Markado rin ang cameo role ng award-winning actress sa si Dolly De Leon. Ito rin ang unang teleserye ni Jenica Garcia, anak ni Jean Garcia bilang isang kapamilya. Agad na nag-trending sa Twitter ang pilot episode ng serye at maraming pumuri sa cinematography at musical score nito. Na parabang nanood daw sa isang suspense thriller horror ang mga manonood. Sana lang daw ay masustain o ma-retain ang production nito at huwag ma-downgrade. Samantalang may mga netizen naman ang nagsabing tila may shade ang karakter ni Tessie Tomas dito na si Doña Shelo Fierro, lalo na sa eksenang kumakanta ito sa ipinatayong sabunga ng kanilang pamilya. Marami naman ang pumuri sa acting ng cast, lalo na si Janine Gutierrez na mata pa lamang daw ay nangungusap na. Narito ang ilan sa mga reaksyon at komento ng netizen. Ang tapang ng Dirty Linen. Parang may nakikita ako sa karakter ni Doña Shelo, played by Miss Tessie Tomas. Bakit naalala ko sa sabunga na may bangkay sa ilalim yung Manila Film Center? Hangad ng netizen na mailagay rin ito sa Netflix. Magbigay lamang po tayo ng komento at opinion. At kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe. At pindutin mo na rin ang notification bell button para updated kayo sa mga showbiz balita. So that's it mga showbiz. Hanggang sa muli. Thanks for watching.